Kasabay ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, hindi na lang pag-atake sa himpapawid ang gagawin ng Israel. Naghahanda na kasi ito para sa gagawing ground invasion sa Gaza. Si Joyce Salamatin sa detalye. 200 target area sa Gaza Strip ang binomba ng Israel sa magdamagang pag-atake. Ito'y sa harap ng ikinakasang ground invasion sa Gaza. Ayon sa mga otoridad, puspusan na itong pinaghahandaan ng Israel. Nasa 35 batalyong sundalo ang itatalaga sa mga border ng Israel sa Gaza. Sa isang national address, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang malaking pagkakamali ng Hamas ang pag-atake sa Israel noong Sabado. Aniya, nagsisimula pa lang ang Israel sa pagganti kasabay ng pagtitiyak na gagawin ng lahat para mabawi ang mga hostage. Walang patindi naman ang pakikipagsabayan ng Hamas sa Israeli forces. Katunayan, muli itong naglunsad ng rocket attack mula sa Gaza kung saan pinuntirya nito ang lungsod ng Ashkelon sa Israel. Makikita sa video ang mga rocket na pinalipad ng Hamas mula sa Gaza Strip. Bagamat ilan sa mga ito ang naharang ng air defense system ng Israel, ang ilan ay nakalusot pa rin. Ayon pa sa Israeli authorities, ilang rocket din ang pinalipad mula sa Southern Lebanon. Samantala, dumating na ang unang batch ng mga armas na ipinadala ng Amerika sa Israel. Pero bukod dito, hihiling pa si US President Joe Biden sa Kongreso ng pondo para sa karagdagang military assets sa Israel. Kasabay din ito ng kumpirmasyon na ilang American nationals ang kabilang sa mga nadakip ng Hamas. Sa ika-apat na araw ng bakbakan, kaliwat kanan ang pagsabog sa Gaza Strip. Ang Israel, pinasabog ang mga bangka na nasa pantalan ng Gaza, habang walang patid din ang mga isinasagawang airstrikes. Ibinunyag naman ng Israel Defense Forces ang ginawang pagmassacre ng Hamas militants sa mga sibilyan kabilang ang ilang sanggol. Sa huling tala, pumalo na sa mahigit 900 ang nasawi sa panig ng Israel, habang 800 naman ang napatay sa panig ng Palestine. Joyce Salamatin para sa Bayan.